March 26, 2024 ng mga panahong to at nag-1CM na nga ako. Huling check-up ko nga sa line-in at sabi naman ng OB ko dun, pwede naman ako dun mga nakong kakayanin. Pero March 27, meron pa akong follow-up check-up sa hospital kaya bahala na. Bahala na nga kung saan ako manganganak dahil meron nga akong diabetes sa mga panahong ito. Kung sa line-in nga ako manganganak, ay wala kaming babayaran kahit piso. Pero sa ospital, syempre iba ang usapan doon. Pero kung sa line-in naman, walang kagamitan, kulang sila sa kagamitan, ano man ang mayari sa akin, ay problema pa. Kaya mas maganda siguro sa ospital ako manganganak dahil napaka-risky itong aking pagbubuntis. At dahil nga 1CM na ako sa mga panahong yan, talagang tinodo ko na ang pag-i-exercise, ginawa ko ng lahat para lang bumaba si baby at bumuka nga iwa ako yung cervix. Ayan na, nag-squat-squat ako, naglakad-lakad ng bongga-bongga at kung ano-ano pang ginagawa ko. Umaakit sa hagdanan ng pabalik-balik at sobrang bigat ng tiyan ko at yung puhod ko ang hirap ng ihakbang. Napaka-blessed ko nga at sa pagbubuntis kong ito ay hindi ako pinahirapan. Niwala akong kahit na anong mga nararamdaman sa katawan. Hindi ko nga naranasan yung sinasabi nilang masakit sa balakang. At yun nga ang inaabangan kong sumakit ang balakang ko kapag malapit na akong manganak. Pero hindi ko talaga naranasan. Mas mapapaaga nga pala akong manganak dahil sa mga panahong to ay nasa 36 and 6 days pa lang ang aking tiyan. Inihanda ko na nga ang aking sarili at excited na rin kami mag-asawa na lumabas ang aming anak.